May 15 araw ang mamay-ari ng bigas sa ipinasarang warehouse sa Las Piñas at Cavite, Camacailan para magpakita ng kaukulang dokumento sa importasyon nito. Ito ang inihayag ni Bureau of Customs spokesperson Attorney Vincent Philip Maronilla sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, kaugnay sa patuloy na isinasagawang inspeksyon ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan sa mga imbakan ng bigas sa bansa. Binibigyan po namin sila ng 15 araw para i-produce po yung kanilang mga import permits and documentations to prove na legal pong pumasok itong mga bigas na to dito sa ating bansa. Sa ulat ng BOC, tinatayang aabot sa 40 milyong piso ang halaga ng bigas na nakaimbak sa 2 warehouse na mula sa Vietnam, Thailand at China. Sa kanila ring pagbisita, natuklasan ng customs na ibinebenta ito sa mataas na halaga kumpara sa itinakdang price ceiling na 41 to 45 pesos. Sinabi naman ni Maronilla na sa oras na bigong magpakita ng sapat na dokumento ang mga may-ari ng bigas, ay kanila itong kukumpiskahin tulad ng nangyari sa 42 million pesos na halaga ng libu-libong sako ng bigas sa Zamboanga City. Samantala, ipinagmamalaki naman ng customs ang halaga ng kanilang nasabat ng mga smuggled goods ngayong taon na aabot sa 32 billion pesos. Right now, ang total value po ng mga smuggled items na aming na-apprehend at may kaso pong kinakaharap ang mga importer nito ay nasa 32 billion pesos na po. No? This is a record high for the Bureau of Customs. Hindi pa po tapos ang taon, 32 billion pesos na po yung worth ng mga smuggled goods na aming na-apprehend ngayong taon na to at may kaukulang mga kaso na pong na-file laban sa mga responsableng tao na may kinalaman dito sa pagpuslit ng mga items. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jane Cunita, Azimara News.